sa ating backyard, mga Cubs. As promised namin sa inyo, healthy food ang ihahain natin doon. Meron tayong gulay dyan. At meron ding gulay ulit dito. Gulay, oh. At syempre, yung mga mga request ng Cubs Nation, isda. So meron tayong tilapia at saka hito. Tinuhog na natin yan kasi ready na yan para i-grill. Ibang gulay dyan mamaya si Tata na lang mag-explain. Sigurado ka ba tayo? Ito talaga lulutin. Ayun yung request ng Cubs Nation. Hindi kaya ito yung pinakamababang views natin ever. Malalaman natin. Yung mga Cubs, as requested niya. So gagawin na natin. Sasalang natin itong isda. Doon sa grill na yon. Medyo primitive lang yung style niya. Wala namang kahirap-hirap po, kakomplikado to. Iihaw lang natin siya. Inasinan na natin tong mga tilapia at hinugasan, nilinisan. Mamaya itutuloy lang to ni Tata dahil ihiwain ko pa yung iba nating lulutuing gulay. Bali, ang gagawin natin ngayon, gulay at isda, Ilocano versus Kapampangan version. So, sa akin ay puro, which is hinahanap din ng mga Cubs natin, puro tsaka isda. Kay Tata naman, pakpit Ilocano. Ilocano yan, gagawin natin Cubs, yes. Ha? Pakbit Ilocano. Ah, pakbit Ilocano. Yan pala. Kasi siya gagawa niyan eh. Bahala ka na dyan, ta. Ilocano na kayo. Hoy! Oh! Okay, sige, sige, sige. Ay, wala nga pala si cameraman. Kaya si Tata pala yung nandito. Yun lang. Bye! Ay mga Cubs, luto na tong inihaw na isda natin, inihaw na tilapiato at saka inihaw na hito. Pero mga Cubs, kahit anong isda naman, pwede nyong i-partner sa lulutuin natin mga gulay ngayon. Ito kasi napili namin ni Cubs Chess. At si Cubs Chess nga pala, naghihiwa pa dun ng mga gulay-gulay natin. Tapos na ako, ta. Ay, ako nga mayawak ng camera, na paano ko wala sa camera? Ayan. So, okay na to, ahunin na natin mga Cubs. Tapos dito na tayo sa kalan. Kasi sisimulan na natin magluto ng gulay. Ito yung gagawin ko, yung version ng original Pakbet Ilocano. Yan. Si Cubs, yes, ano ba yun sa'yo? Mamaya? Buro, Tagilo, sa Kapampangan. So ngayon, ang una natin gagawin dito sa kawali, mainit na yung mantika natin, mag-isa muna tayo. Maglagay na tayo dyan ng bawang. Ito yung aromatis na tawag, pampapango natin yan. Sunod na agad natin yung sibuyas. Slice, onion, at minced garlic. Isa na rin natin yung konting kamatis dyan. Yan, konti lang muna. Ngayon, lagyan na natin yung pampaalat o pampalasa natin. At dahil original nga yung gagawin nating Pakbet Ilocano, itong bagoong isda ang pampaalat, mga Cubs. Gantahin nyo na lang, depende sa dami ng gulay. Konti lang muna, mga Cubs, kasi pwede naman natin dagdagan yung mamaya pagkalagyan ng mga gulay. Ngayon, ilagyan na natin yung mga gulay. Ang discarding gagawin natin, mga Cubs, ilalayer natin. Pag naglayer tayo ng gulay, syempre, una, nasa ilalim, yung mga matitigas, yung mga matatagal maluto. So, una natin dyan, yung kamoteng baging. Kasi mga Cubs, ang original na Pakbet Ilocano, hindi kalabasa ang gamit, kundi kamoteng baging. Sunod natin yung sitaw. Sunod na natin mga Cubs, yung native na ampalaya. Ang native na ampalaya mga Cubs, yung ganito siya, yung maliliit na bilog-bilog. Ayan. Hindi siya yung ampalayang typical na ginagamit natin na pahaba. Ganun din sa talong mga Cubs, ito yung bilog-bilog at tawag din dyan ay native na talong. Yan ang usual na ginagamit ng mga Ilocano sa kanilang pakulay. Pero sunod na dyan ang okra, sigarilyas. Yung iba mga Cubs, nilalagyan din yan ng patani sana. Kaso wala tayo nabiling patani, kaya ito lang muna ilalagay natin. Tapos, okay na yan mga Cubs, isunod natin yung sili. Actually, meron ding native na sili mga Cubs, yun yung bilog. Kaso wala rin tayo nabilhan yan, pero usually, sa bandang Ilocos, yun talaga nilalagay nila. Dagdag pa sa pampalasa natin, lagyan din pa natin ng sibuyas, bawang, at kamatis. Dahil nalagay na natin yung gulay, lagyan pa natin ng konting bagoong isda. At syempre, konting pampasabaw, tubig. Konting tubig lang mga Cubs, huwag natin siyang lulunurin. Hindi natin yan nahaluin mga Cubs kasi madudurog yung gulay. Hayaan lang natin siya maganyan, tatakpan natin. Pusa na yung maluluto, babalikan natin yan mamaya. Ngayon, doon naman tayo kay Cubs Chess. Let's go! Dito naman tayo sa version natin ng mga healthy na food mga Cubs. Ang lulutuin natin ngayon ay Tagilo sa Kapampangan. Ang ibig sabihin po nun ay burong hipon. Siyempre nga gagamitin natin palayok, Kapampangan style. Mas sumasarap daw kasi ang lutuin kapag dito niluluto. Habang hinihintay nating maluto yung pakbit ni Tata, silipin muna natin, ta! Ang bango naman, Cubs. Ang bango nga nito, no? Iba talaga yung aroma na binibigay ng bagong isda, mga Cubs, tapos meron kang gulay na ganyan. Sana masarap din ang Cubs Nation dito. Tignan natin, mga Cubs. Gigisa muna tayo ng ating luya. Tapos bawang. Sunod natin tong sibuyas. Sunod naman, lagyan natin itong kamatis para mag-complement sa lasa ng ating buro. Sabi nila ay masarap daw o sabihin na nating malasa ang mga lutong Kapampangan dahil palagi nilang kinukumpleto ang ingredient. Habang nagigisa tayo dyan, titimplahan na natin siya. Lagyan natin ng patis. Tapos paminta. At optional na secret powder. So mahalagang nagpapalasa na tayo habang nagigisa pa lang. Kapag nagisa nyo na lahat yan, pwede nyo nang ihulog itong ating buro. At halo-halo nyo lang.
Lalagyan din natin to katulad ng ginawa ni Tata. Lagyan natin ng pangsabaw, konting tubig para maluto siya ng maganda at texture niya ay maayos. Halo-halo na lang to. Siguro mga 5 minutes na lang to, okay na ang ating buro. Tapos i-adjust nyo na lang yung lasa kung gusto nyo. Dagdag asin or patis, kayong bahala doon. Or lagyan nyo din ng paminta. Okay na to, ta. Eh, Kapses, habang inahalo-halo mo yan, balikan ko muna yung pakbit natin. Ayaw nga pala. Mamas, ikaw na magtanggal. Akin na yan, akin na yan. Ang hirap talaga pag wala si cameraman na to. Masusunugan pa. Oo, hindi masarap sa gulay pag overcook, mga Kapses. Ayan, mga Kapses, haluin lang natin konti lang, ha, dahan-dahan, para hindi madurog yung gulay natin. Ayan, o. Oh. Kita nyo, ang lambot na nung... Sarap ng amoy, ta. Bango, no? Malambot na yung kamote natin. Ibig sabihin, mga Kapses, okay na to. Yung kay Kapses na lang hintahin natin. Balikan natin siya. Tara, tara, tara. Tayo dito. Balik. Ito na, ta. Okay na to. Ang hirap magpalitan, eh. No? Baka may masunog, tinamay sa akin. At ano, nag-uusok-usok na. Muntik pa natin maano. Ready na to, mga Kapses. So, para kumpleto ang ating experience dito sa Kapampangan Buro, meron tayong hinanda dito ng mga gulay. So, meron tayong ampalaya dito. Hiniwa-hiwa lang natin, tapos tinanggal natin yung gitna. Ito naman ay mustasa. Tapos ito yung balasenas, kung tawagin namin, mga Kapampangan. Sa Tagalog, eh. Talong! Iba-blanch natin siya. Meron tayong hinanda dito. Mga healthy recipe at saka greeny. Pero okay, magkalala mga Kapses, nandito pa rin kayo sa Team Canlas TV. Hindi ka naliligaw. Pakita na natin ang ating final ano. Ito na yung mga gulay-gulay natin dyan. Pakbet Ilocano. May toppings na inihaw na isda. Buro na may mga ampalaya, talong. Maraming nagsasabi kasi sa Kapses Nation na okay daw yan. So tingnan natin. Tara, kainin natin. May room number 2 na. May room number 2. Nakaready din yung pensa natin yung bahaw. Tara na. Let's go! Let's go! High 6! Manganta na, mga Kapses! Kainan na, mga Kapses! Ito na tayo sa ating Team Canlas pa rin. Nandito pa rin tayo, mga Kapses, sa Team Canlas pa rin to. Although yung nakikita nyo, hindi siya putok-batok dahil ang pangako namin sa inyo, gulay at isda. Ta, ano ba yan? Ito, Kapses, ang ating original Ilocano pakbet. Ilocano pakbet. Pakbet Ilocano. Pakbet Ilocano. Ito naman, mga Kapses, ano yan? Burong Kapampangan na may kasamang ampalaya, gulay, eggplant, tsaka isda. Inihaw na natin yung isda, mga Kapses, pero although pwede nyo naman iprito yan. Ito na natin. Cameraman, cheers! Simulan na natin to. Gutom na rin ako. Pati-drinks natin, ta. Healthy. Yeah! Bubo juice. Mmm. Kaba ko muna ito, gusto ko na kumain. Sana matakam kayo, mga Kapses. Mga Kapses, request nyo to, ha, na magluto kami ng gulay. Tarahin ko na agad tong ano natin. Pakbet! Ayan, masarap yan. Oh. Yeah. Sarap niyan, ta. Bagoong yan, eh. Bagoong nilagay natin dyan, eh. Bagong, ay, ako din. Yun yung unang titikman. Oh, ayun, kamote, ampalaya. Ang pinagsama-samang healthy. Wow naman! Gusto ko rin nun. Ito ang pagkakaiba niya, mga Kapses. Kamote, imbes na sa nakalakayan nating pakbet. Kalabasa nilalagay. So ako muna, okra tsaka kamote. Sinama ko tong tilapia. Iba yung alat nito kasi bagong isda yung sana natin. Sabi ko na, yung naaamoy ko kanina ng bagong isda, yun yung magdadaratag ng lasa. Ang sarap, mga Kapses. Yan ang part ngayon, mga Kapses, mga gulay-gulay natin. Siyempre, isda. Pwede naman prito, no? Pero inihaw na namin para mas masarap. Napansin ko sa mga Ilocano, no? Yung bagong isda. Padalas gamitin. Okay. Kahit sa sausaban, mga Kapses. Kanyo yung bagnet, minsan KBL lang. Para partner drive. Ibig sabihin ng KBL, kapatis. Bagoong, kagasona. Dito naman tayo sa samgyupsal daw ng mga Kapampangan. Kasi buro. Ito kasi, mga Kapses, ang pala, alam natin mapait yan. At itong buro ay maasim. Pag pinagsama mo sila, ang ganda ng combination. Mawawala yung pait dahil yung pinalaman mo sa kanya may asim. Kung natikman ko to, Kapses, noon pa, bata pa ako, nakalimutan ko na yung lasa nito. Natikman natin. Alalahanin mo na. Best combi yan. Uy, okay. Kasi pag pinagsama, patulad ng mustasa, yung mustasa may pait yan. Pero pagka, patulad nito, kapag ka pinalamanan mo siya ng ganyan, na parang mga nagsasamgyupsal dyan, tapos nilagyan mong isda. Tapos sinama mo na yung bala. Patay tayo. Tapos ni-roll mo. Para ka na rin nagsamgyupsal, Kapampangan style. Ano itong dahon na ito?
Mustasa. Mustasa. Mm. Tikmak ko nga rin yun. Masarap pala. Mm. Kanina, nung niluluto pa lang natin, yung tinanggal mo siya sa plastic, may amoy siya. Mm. Amoy yun. Ay, manaburo nga. Ganun kasi sabi ko, pa, masarap ba yan? Makakap kasi si Tata. Mm. Hindi siya Kapampangan. So, itong buro ay bago sa kanya. Bago sa akin ito. Isa sa mga, para sa kanya, exotic yan. Nakatikim man ako nito, pero matagal na. Sobrang tagal na. Hindi ko na maalala yung nasa. Ang palaya. Palaya. Tapos lagyan natin itong isda natin. Alright, health. Mm. Ayan na naman. Hop. Healthy. May bilao ka kanina. Hop. Pwede. Sarap pa rin ng burong Kapampangan. Kain muna bahala. Oo. Ito yung hito natin. Oh. Kain muna ako. Hito ako. Sa usap natin ba? Sabay lang sa pakanta pa ako dun. Yahoo! Sabay kumanta. Umiinom ako. Hito. Hito ako. Yun yung isda na babasa. Ako. Basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan. Teka lang, may tinik eh. Ano ang isdang nababasa sa ulan? Ito. Naalala ko yun. Alam ko ikaw din nagbitaw ng joke na yun noon. 12 years ago pa yun, mga abs. Yung joke niyang yun. Labang bago. Ito pa masarap. Either recombine mo siya sa buro, o recombine mo siya sa toya mansi, parehas masarap mga nasa. Pero dahil may buro tayo, sarap siyang lagyan dito. Siya yung ginawa kong pabalat ng... Ginawa ko siyang balsam grip sa lagyan. Pamaki. Yun naman. Kainin ko rin yung talong naman. Talong ano to, native. Pakbit, no? Native. Mm. Ang cute nga ng pakbit ng... Ilocano, yung talong mismo. Mm. Yung, I mean, yung talong niya, para siyang granada. Nasaan na ba yun? Pati yung ampalaya na to, hindi ito masyado maalat. Para siyang ano, tingnan sa mga kabs natin, no? Para siyang bayabas na na pitpit na. Disclaimer lang mga kabs, ha? Sa iuwi ng pagluto namin ng pinakbit. Ito kasing napasa na ba? Mm. Mga kilala ko nating Ilocano. So ito yung way namin ng pagluluto. Although alam naman namin na yun talaga yung recipe. Pero baka kasi may ibang way. Yung talaga solid na yung... Hindi naman tayo taga dun eh. Oo, hindi naman tayo taga dun. Baka may iba pa kayong way. Pero ang pagkakaalam talaga namin, ganito talaga yung Ricardo. Anyhow, pwede nyo namang sundan yon. Pwede rin may sariling version. Ang pagluluto naman, basta maganda o masarap ang kinalabasan, 10 stars siya. 5 stars lang pala dapat. Up to 5 lang yung ganun, di ba? Yung 10 out of 10, iba na yung rating naman yun eh. Yung 5 star, hanggang 5 star. Iba nga kabses, ano eh. Pag-isa pa lang, nilalagyan nila nung ano, nung hiniwang mga baboy o kaya giniling. Oo, oh, yun yung pinakamantika nila. Mm. Yung taba ng baboy. Tayo kasi may isda, kaya hindi na natin nilagyan nun. Isa din sa mga masasarap na luto, yung sa mga Tagaylo, mga Ilocano, yung mga luto nila. Ito yan. Ano sila eh, malaruba, yung mga sangkap na ginagamit nila, tsaka puro native talaga na doon makikita sa kanila. Nabasa ko nga kabses eh. Ang pakbit pala sa mga Ilocano, hindi siya basta, parang recipe lang sa kanila. Parang may something sa kanila yung ulam na to or putahe na to sa mga Ilocano. Kaya pag sinabi mo pakbit, alam mo na, locos yan. Oo. Dito naman, yung buro, pag sinabi ng buro, alam nila, Kapampangan talaga. Kaya madalas pag narinig ko to, buro, alam ko na, parang Kapampanga yung galing. Buro, isa siyang ano, paano ba natin siya mai-describe? Fermented rice siya, parang pinani, parang ganon, parang pinaasim, mga ganon. So, ang malalasahan nyo, kung titikman nyo to, ay asim talaga. Kaya nung niluluto ko siya, mga kaps, nilalagyan ko siya ng panlasa. Para makontra natin yung asim, bawa, lagyan mong alat, lagyan mo ng spice, nung paminta. Mm-hmm. Pag kinain mo yun, perfect combination talaga siya. Sigurado, mga Kapampangan natin viewers dyan, nakakalalad sila sa sinasabi mo. Kasi may mga, may ibang klaseng buro, no? May burong hipon, may buro ding isda. Sa Kapampangan, tawag na rin yung Tagilo. Tagilo, Tagilo. Tsaka balaw-balaw. Marami din mga lutong Kapampangan na hindi pa natin na-feature. Pero kasi, kaya hindi natin ma-feature. Gulay eh. Mga kaps, baka nakakakalaw ha. Ba't tayo nagluto ng gulay? Tulad ng mga kamansi, mga ganon. Somais, mga ganon. Madami yan. At endoscheck muna tayo. Endoscheck muna tayo. Endoscheck muna. Mga kaps, maraming salamat sa mga nag-comment. Para ma-miss naman nila yung putok batok. Nag-gulay muna tayo. Balik tayo gulay. Magpapasubo tayo. Ayun mga kaps ha, kung nakikita nyo man kung anong views nito, yun yung ibig namin sabihin. Pero kung pinapanood nyo to at nakikita nyo ang taas wala ng views, eh mali kami. Very sorry. Sa YouTube kasi mga kaps,
to tell you honestly, mas gusto nyo talaga, or yung mga nanonood, yung mga tutok-batok ng siyempre, mga recipe. Mga baboy. Kami, nai-inspire kami kapag ganun, pag maganda yung pinapakitang respond. Respond tuloy per response. Kaya nag-experiment tayo ng mga iba't ibang klaseng pwede natin lutuin putok-batok. Pero, behind the cam, nagluluto naman kami ng gulay. Lalo na sa restaurant. May gulay sa restaurant. Anyway, again, thank you dun sa mga nag-comment sa previous video. Siguro, nagpapalabas tayo ng mga comment nila during this time na to sa screen. Makikita nyo sila. Thank you. Siguro magka-attendance check ulit tayo. Ayun. Okay, bagong attendance check. Ano kaya natin? Ito. Narito sa gulay. Ang tungkol sa gulay. Relate natin dito. Attendance check. Kung umabot kayo dito, i-comment nyo sa baba, totoo ngang mababa ang views ng gulay isda dahil dugtungan nyo na lang, ma'am. Okay. Pero kung mataas ang views nito, I'm sorry. Kaya ay na lang natin si Gloria. Sorry. Anyway, dumadami na yung mga avengers natin. Habang tinatapos mo yan, cameraman, paabot naman yung baho natin dyan. Butong talaga ako. Tutuloy na lang natin itong kainan na to. Sige, mag-refill ka lang dyan. Webcam. Alam mo, ubusin namin to kasi alas 3 na mga kabs. Ngayon pa lang kami kumain. Ang sarap pala ng gulay at isda. Thank you sa mga comments ninyo na good vibes at maraming kuwela din. Yeah. Wala lang kaming yung tumatakba pa no, up to this point in time ngayon. Hindi kami nakapili. Bawi tayo sa next episode. Bawi tayo ng kuwela ko. Kaharap tayo dyan. Gandito na muna. Mga kabs, salamat sa pag-support sa mga videos natin. So, walang sawan yung panunod sa amin, sa mga live natin. Sa Facebook. Oh. Hanggang dito na lang muna, pero hindi pa kami tapos kumain. Tutuloy pa namin. Muli po! Hindi ito ang Team Galas TV 2.0. Usually. Pero kami pa rin ang Team Galas TV 2.0. Hindi pa papapak. Lagi yung magsasabi. Para magpapaalala sa inyo. Huwag niyo kakalimutan at lagi niyo tatandaan. Cheers tayo dyan. Masustansya at manyaman. Kenny! Bye! Peace out! Puro kayo dyan, mga kaps natin sa Pampangan. Tapos ang mga taga Ilocos. Ang mga ano? Ang bain mo, no? Palaman kasi talaga yan, tsaka ano, tawal. Ganun ko pinigil.